Mga utoy, last year 2019 ang pinakakinahumalingang palabas ng mga nasa anime community. Talaga namang pinag-usapan dahil na rin sa nakakaaliw, maaksyon at madamdamin itong mga fight scenes. Walang iba kundi ang Demon Slayer o sa Japanese, Kimetsu no Yaiba. Pero bago natin talakayin ang anime na ito ay inaanyahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell icon para ma-notify sa paglabas ng mga bago nating videos. I-like at i-follow ang ating mga social media accounts para hindi kayo mahuli sa mga latest developments at huwag po kayong mahihiyang mag-comment sa ating mga platforms dahil binabasa ko po lahat yan. Maraming salamat po. So trivia muna tayo. Ang Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba ay isang original manga series na likha ng author na si Gotoge Koyoharu. Ito ay unang inilimbag sa Weekly Shonen Jump magazine noong February 15, 2016. Sa kasalukuyan, tapos na po siya sa kanyang manga format nito lang May 18, 2020. Ang anime naman ay unang sumahim papawid sa Japan nakaraang taon mula April 6, 2019 hanggang September 28, 2019. At meron itong 26 episodes. Ngayong taon na to, 2020, ay nakatakda namang ipalabas ang kanyang movie na pinamagatang Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Ipapalabas din yan sa atin sa Pilipinas, hatid na rin ng Odex Philippines. Kaya sana ay suportahan natin ito, mga utoy. So ano nga ba ang istorya ng Kimetsu no Yaiba? Ang setting ng kwento ay noong Taisho era 1912 to 1926 sa isang bulumbunduking lugar sa Japan. Doon ay nakatira si Kamado Tanjiro at ang kanyang pamilya. Siya na ang tumayong breadwinner mula nang pumanaw ang kanyang ama. Ang kanilang kabuhayan ay ang pagkuha ng uling sa kalapit na village para may maipantustos sa araw-araw. Tahimik na sana ang kanilang pamumuhay nang minsan sa pag-uwi ni Tanjiro galing sa trabaho, tumambad sa kanya ang mga walang buhay na katawan ng kanyang ina at mga maliit na kapatid. Karumal-dumal ang mga nangyaring pagpaslang na kagagawa ni Michael Jackson ng isang demon. Nawawala na sana ng pag-asa si Tanjiro, mabuti na lang at natagpuan niya pang buhay ang isa pa niyang kapatid na babae na si Nezuko. Kaya nga lang ay halos nawawala na ito ng emosyon at tuluyan ng naging demon. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, nag-cruise ang landas nila Giyu Tomioka, isang demon slayer, at ng bida natin na si Tanjiro. Noong una, hindi naging maganda ang kanilang engkwentro, ngunit kalaunan ay hinikayat ni Giyu na maging demon slayer din si Tanjiro. Mula dito ay nagsimula na ang pakikipagsapalaran ni Tanjiro. Una, upang mabigyan ng lunas ang kanyang kapatid na si Nezuko na maibalik sa pagiging tao. Pangalawa, ay mabigyan ng katarungan ang nangyaring massacre sa Kamado family. So yan, mga utoy, ako na magsasabi sa inyo, napaka-hard ng unang dalawang episode ng anime na to. Mabigat ang drama pati eksena. May pagka-historical din siya. Kung may alam ka sa mga tradisyon at kasaysayan ng Japan, magugustuhan mo to. Sa pag-usad ng mga episode, hindi naman purong seryoso ang Kimetsu no Yaiba. May mga characters to na kagaya ni Zenitsu at Inosuke. Si Zenitsu, sobrang baba ng confidence niya to the point na pinangungunahan na siya ng takot. Bukod pa ron, sobrang hilig niya sa mga babae. Wala siyang pinipili. Despite that, wag lang talaga siyang masasagad kasi lalabas at lalabas yung kanyang tunay na kakayahan. Next naman ay si Inosuke, napaka bullheaded at sugod na sugod. Trademark niya na yung maskara na Baboy Ramo, saka dual blade na mapurol. Nakakatuwa tong dalawang karakter na to, nakakawala sila ng tensyon ng storya. Sa totoo lang, mas mabenta sa akin yung mga hirit ni Zenitsu. Hindi ko mapigilan na matawa sa mga pinagagawa niya, lalo pag hinahabol niya na si Nezuko. O kaya binabasted siya ng mga babae. Or kapag nagiging sobrang negative siya to the point na umiiyak siya, nakakatawa talaga si Zenitsu.
Speaking of Nezuko, nagagandahan talaga ako sa design niya pati attitude. Napaka-cute ng transition niya from malaki, tas bigla siyang liliit, tapos papasok siya dun sa box. Nakakatuwa, parang ang sarap niya iuwi. To be honest, kung totoo si Nezuko, hindi ako magdadalawang isip na ipatagay ang dugo ko sa kanya. Oh, seryoso, hindi joke yun. Isa pang bagay na nagugustuhan ko rito is yung mga Hashira. Particular ako doon sa love team ni Giyu at Shinobu. Wala akong tutol dyan. O baka mamaya mag-spoiler kayo sa comment section, ha? Puputulan ko kayo ng braso. Maganda sana pag-usapan ng mga power ng mga Hashira. Kaso sa anime, puro pahapyaw lang. Kung gusto nyo makita yung kanilang full power, sa manga kayo pupunta. Ilan pa sa mga Hashira na gusto ko, si Rengoku at si Mitsuri. Pagdating naman sa pinakabida natin, na si Tanjiro, napaka pure-hearted niya. Sana lahat ng tao ganito, tiyak na magiging mapayapa ang mundo natin. Meron siyang simpatya sa mga kalaban. Bumabait sila sa huling sandali ng kanilang buhay. Akala mo blessing kapag si Tanjiro ang papatay sa kanila . Ngayon naman mga utoy, pagdating naman sa character designs, napakagaling ng UFO table. Unlimited budget works. Na-enhance nila ng todo ang manga. Kasi simple lang ang drawing sa original work, lalong-lalo sa mga background scenes. Parang makalat yung manga, pero yung anime, wow! Saka isa pang matindi rito yung mga breathing techniques. Ang tindi ng mga effects. Parang yung baga mo maapektuhan din, mapapaihip ka rin. Pero ito ha, mga utoy, ang pinakamalupit sa lahat yung episode of the year 2019, yung pinakapinag-usapan sa lahat, yung 19th episode. Ang tindi noon, lalo yung animation, wow na wow. Pag hindi ka ba naman na-impress, ewan ko na lang. Pagkatapos ko nga panoorin yun, parang gusto kong lagyan ng gasolina yung itak namin, sabay sindihan na rin. Fire breathing techniques yun, ang lupit talaga. Pag nasa episode 19, wag na wag kayong pipikit. Napaaganda. So yan mga utoy, conclusion na tayo. Ang tanong is, maganda ba tong Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba? Bago ko sagutin yan, siguro ko naman nabasa nyo yung thumbnail ko. Totoo yan mga utoy, para sa taong 2020 syempre. Number 1 ang Kimetsu no Yaiba. Malayong kasunod ang number 2, One Piece. Inuulit ko ha, 2020 lang yan. Pagdating sa of all time, syempre panalo ang One Piece. Kaya lang ngayong 2020 nga, malaki ang diferensya. 45 million, yung One Piece na pangalawa, 4 million lang. Grabe, di ba? Pero yung mga One Piece fans dyan, huwag kayong mabibitter. Kasi ang usapan dito ay sales. Padamihan ng pera, hindi padamihan ng fans. Umangal ka kung naglabas ka ng pera at tunay na bumili ka ng mga merchandise. Kung simpleng namimirata ka lang na asa pa sa libre, wala kang say sa mga ganitong survey. Ang konsuelo na lang is alam mo kung ano ang nasa puso mo. Well anyway, maganda talaga ang reception ng anime na to at kahit pa sa mga international na kritiko, napabilib ng Demon Slayer. Kaya ang sagot sa tanong natin kanina kung maganda nga ba ang Demon Slayer, ay syempre oo naman. Maganda talaga. Baka nga yung ibang nakakapanood ng video na to, interesado lang sa mga sasabihin ko, pero hindi sa akin nanggaling ang dahilan kung bakit sila nanood ng Kimetsu no Yaiba. Kalat na at hindi na rin sekreto na nag-i-exist ang anime na to. Kahit mga artista at iba pang sikat na personalidad ay alam, popular talaga to. Pero kung ngayon mo lang natisod ang anime na to dahil sa pagsubaybay sa akin, aba, panoorin mo na. Kasi ito yung pinakakinakabaliwang anime sa community natin ngayon. Lalo pa at katatapos lang ng manga. Nire-recommend ako na basahin nyo rin yon kung sobrang nabitin kayo sa anime. Pero kung willing kayong maghintay, sigurado naman nagagawa sila ng second season nito. Siyempre, kumita siya, so meron talagang demand. Antay lang tayo.
Ngayon naman, bago tayo magpaalam, kung gusto nyo pa akong gumawa ng iba pang Demon Slayer topics, ay siguro baka 2,000 likes. Sige, gagawa natin yan. Sure, masaya din pag-usapan to eh. Maglagay na rin kayo ng tanong, baka mapili natin yan sa susunod nating Kimetsu no Yaiba video. Sunod nating topic, sa lahat ng anime YouTuber, ako lang ang gumagawa ng ganitong paksa. Walang iba kundi ang mga pampatigas. Alam nyo na yan ha, huwag na tayong maglokohan dito. Basta hanapin nyo na lang yung walang watermarks para hindi sayang ang panonood nyo. O siya, muli po, ito ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli.